Hello guys, it's me, Steph, and welcome back to my channel. So today's video, I'm gonna do a story time about what really happened in Malaysia. So disclaimer about this video, medyo magiging mahaba-haba ang ating kwentuhan. So I would suggest for you to get something to eat, something to drink while you are watching this video para hindi kayo masyadong ma-bored. Kasi ito rin, hindi rin ako magaling na storyteller, but this video, I would just like to share our experience para maging ano na din. Siguro lesson na rin para sa mga makakanoon. Nga pala, meron kayong maririnig ng mga konting background noises, mga sasakyan na dumadaan kasi itong bahay po, eh, tabi siya ng daan kaya hindi natin may iwasan. Yeah, something like that. Pero sana mas naiibabaw yung boses ko. So, ito nga, itong story time na to is about kung ano talaga yung nangyari nung punta kami ng Malaysia. Medyo long overdue na tong ano na to, story time. So kami dalawa ni Ed, punta kami ng Malaysia, June 28. So hindi ako nag-post sa Instagram ko and then sa aking Facebook page about it kasi gusto ko sana maging surprise vlog siya na hello, we're in Malaysia, parang ganyan yung banat. So the purpose of us going there is mainly for celebration, vacation, ganyan. Celebration kasi first, of course, natapos na yung bahay, meron kaming bahay, naparenovate na rin namin siya. And second is that kaka-engage lang namin. So, na-engage kami June din, June 8. Well, alam nyo na by this time kasi I'll be doing a mini-video announcement about it. Third reason is vacation namin na kaming dalawa lang since si Ed ay meron siyang offer na work sa ibang bansa. So, basically, parang last travel bago kami mag-LDR. Ayun, yun yung mga main reason. Parang gusto na talaga namin mag-celebrate ng mga ganap namin sa buhay. Ito, yung Malaysia, hindi siya yung first option namin na country na pupuntahan. So, pinakaunang pinagpilian namin is Thailand. So, hindi pa kasi ko nakapunta ng Thailand. Ako, ang gusto kong mainly gawin sa Thailand is mag-shopping. Kasi yung mga napapanood na akong mga vlogs before na masarap pang shopping sa Thailand, di ba? Mga damit nila, yung mga mga cosmetics din nila na iba, mga sabon, mga something-something ganyan. So, dun ako medyo na-excite about Thailand. Shopping-shopping, ganyan-ganyan. And then, when we were about to book, medyo mahal yung Thailand. Yung ano din kasi, syempre may work ako. So, yung date kung kailan kami pwede pumunta is hindi siya like kung kailan namin gusto. Kailangan i-consider yung mga dates na pwede akong mag-leave. So, yung mga dates na tatamaan ng pwede akong mag-leave, no, chinek namin dun sa ano, Cebu Pak, medyo pricey yung papuntang Thailand. So, nag-check kami, aside from Thailand, ano pa ba yung mga pwede natin puntahan? So, nakita namin na mas cheap yung Malaysia. Although, nakapunta na kami ng Malaysia, pero kasi ano lang yun eh, part lang siya nung tri-city namin, yung Singapore, Indonesia, Malaysia. And basically, ang napuntahan lang namin sa Malaysia is Legoland. So, sabi namin, parang pwede rin yung Malaysia kasi hindi pa naman tayo technically nakapasyal sa city ng Malaysia talaga. So, fast forward, we ended up with Malaysia and yung naging flight namin was June 28. So, everything was okay from the flight. Okay siya hanggang sa makarating kami ng Malaysia. Walang problema. The immigration dito sa Pilipinas as well as sa Malaysia. Walang problema yung mga requirements namin. Sobrang bilis lang din. Hindi kami sinagtagal lang parang mga 5 minutes. Walang mga masyadong tanong. So, parang dire-diretso lang kami. So, everything was smooth. Pagpunta and pagdating namin ng Malaysia. Dumating kami doon ng mga 5 p.m. or mga 6 na siguro yun ng hapon. And then, from airport, nag-grab kami diretso na dun sa hotel kung saan kami magsistay for the 5 days na trip namin. So, nag-book kami ng hotel using booking.com. And yung nakita namin is parang ano siya, Airbnb style. And ang pangalan ng place was Regalia Suites and Residences. It's around Chowkit, Malaysia. Yung reviews, maganda. Yung ano pictures na andoon, mas maganda. And isa sa mga nakapagpa-convince sa amin para kunin yung place na yon is yung ano niya, rooftop na swimming pool na merong background ng famous Petronas Tower. And ang ganda talaga ng mga pictures doon. So sabi namin, gusto natin magkaroon ng picture dyan sa swimming pool na yan. Tapos yun yung nasa background natin. So yun, check namin yung reviews. Okay naman. And may discount yung room. So, sino bang may ayaw ng discount, di ba? Fast forward again, yun yung nabook namin. Diretso from airport, papunta dun sa hotel. So, hotel siya.
hotel and residences, kung di ako nagkakamali yung pangalan niya. May mga unit doon na talagang residential siya and yung iba is pinapa-Airbnb. So parang ganun yung style ng regalia. When we were there, yung itsura ng labas ng regalia is okay naman, maganda siya, pero nating fancy, like, ano siya, hotel, ganyan. Tapos may konting parang pa-landscape sa baba. Pagpasok ko dun sa ano, sa regalia, medyo disappointing kasi yung pictures dun sa booking.com, maganda yung mga pictures. Pero when we were there, nung actual na andun na, nung papunta na kami sa room, parang medyo luma na yung itsura niya. Hindi ko alam kung paano siya i-explain. Basta, sabi ko, sige, okay na yan. Gusto ko na lang magpahinga din. So, itsura ng mga rooms doon is disuse siya. Ang via card lang using the, yung pagpasok ng mismo doon sa building and then sa elevator, may kailangan kang itap. Tapos, yung room namin, meron siyang additional na rehas sa labas. So, kami lang yung merong rehas. So, sabi ko, okay, kahit pa paano, mas secure. Kasi may additional na, ano, na rehas bago yung door mismo. So, yung main door ng unit, I think merong 4 or 5 ata siya na disuse na lock. Tapos, meron siya nung, yung mga pang hotel na hook, yung medyo mahaba, tapos parang may bola siya. So, ang daming lock, diba? Tapos yung nasa labas pa. So, yung place was, ano, malawak siya. Pasok mo, living room, and then dito yung parang kitchen area. Tapos, dito yung, ano, bedroom. Tapos sa bedroom, may CR. So, yun, okay naman. Basic na mga kailangan. Mga konting utensils, may TV, may wifi, may, ano ba, may balcony din siya. So, everything was okay. Basic na mapag-stay yan. Kasi hindi naman kailangan sobrang bongga as long as merong meron yung mga main na kailangan. Okay naman yung room. Basic siya, pero pwede na. Nung tapos na kami makapag-usap sa broker, nung medyo okay na kami sa room, that was around, I think, mga mag-8 na siguro ng gabi yun. Dinner time na. Eh, meron kami mga baon na Ed na ano, pansit canton, ganyan, mga delata. Nagbaon kami kasi naisip namin, just in case hindi natin magustuhan yung food doon, meron tayong backup na kakainin. Since tinatamad na rin naman kami, galing kaming airport, gusto na namin magpahinga sana. Bread na lang and then luto ng pansit canton. Bumaba kami kasi sa baba merong convenience store. So doon kami bumili ng bread, ng water, and then ng soda. So yun yung binili namin, saglit lang naman kami. And then we went straight back to the room. Pagkakyat namin, nag-dinner na kami, kwentuhan, ganyan-ganyan. And then yung medyo nakasettle na, nag-BS na, and then prepare for bed. So ang bala kasi namin, the next morning, yung first day namin na pangamasyal is Bato Caves. And as per searching, yung Bato Caves medyo malayo kasi siya. So ang ginawa ko, bago kami matulog, pre-prepare ko yung mga kailangan namin para dun sa pangamasyal. So balang balak naming dalhin is yung backpack ko, wherein andun yung mga importante, like wallets, ganyan, yung mga essentials namin, like mga wipes, alcohol, and especially yung pinaka-importante, passport. So, nilagay ko lahat dun sa bag para ready na siya, walang makalimutan the next morning. Nilagay ko yung bag na yun sa harap namin, dun sa bed, sa harap niya para kitang-kita. So, yun, nung naayos ko ng mga gamit, natulog na kami. Okay, so ito na. So, natulog kami, and then ayun, without knowing na the next morning, mananakawan pala kami. So, anong nangyari was that, ako yung unang nagising. That time, ano eh, parang medyo madilim, pero alam kong may araw na. Kasi dun sa may curtain, naaninag ko na yung ano, medyo maliwanag na konti sa labas. And I was about to check the time, kasi yun yung ginagawa ko usually, nakasanayan ko na pagka nagigising ako. First thing na tinitignan ko, anong oras na ba? Nilagay ko yung bed bago matulog dito sa bedside table ko, dito sa may kanan. So, di ba, medyo malilim, ganyan. So, pinapa ko siya. Wala yung phone. Ang nahawakan ko lang is yung charger and then yung camera ko. Itong camera. So, sa isip ko, okay, baka bumangon si Ed kagabi, tapos charge niya. Kasi usually, kasi may mga times na ganun eh, charge na, especially pag meron kaming lakad the next morning, para dire-diretso na, hindi na kailangan mag-charge mag-antay. So, akala ko yun yung ginawa niya. So, ano, wala lang. Hindi pa agad naisip na nawawala yung phone. So, after a few minutes, kasi ako pa lang yung gising, di ba? Yun, medyo malaw-galaw na si Ed. And then, nung alam kong gising na siya, tinanong ko kung anong oras na. Kinapa niya rin yung phone niya kung saan niya iniwan before sleeping. Hindi niya rin makapa.
So, nag-decide siyang tumayo para buksan yung ilaw. Pagbukas niya ng ilaw, since nakaharap ako dito, una kong nakita is wala na yung bag. So, nung nakita kong wala yung bag, hindi pa agad-agad nag-ano sa akin. Parang after a few minutes pa na, shucks, asan na yung bag? Nawawala yung bag. Medyo nagsistart na akong mag-panic. Na parang shocks yung passport, yun unang nasa isip ko. Kasi doon ko nilagay eh, doon lahat yung mga importante namin. And we are foreigners, so paano ko yung makaka-uwi nang walang passport? So yun yung una talagang nagpaano sa akin na yan. Hindi ko, parang wala akong pakialam doon sa cellphone, yung mga pera, yung passport yung iniisip ko talaga. So si Ed, nag-start na siyang pumunta doon sa my living room. And then nakita niya, wala na rin yung mga ibang gamit na naiwan namin doon. Kasi balak namin, ito, hindi namin naayos agad yung mga gamit namin. Kasi sabi namin, maaga naman tayong kikising bukas. Better na magpahinga na lang tayo. Tapos, kinabukasan na lang natin, i-sort out yung mga gamit. So, may mga gamit kami na naiwan doon sa living room. Ayun, nasama sila doon sa mga nawala. Yung mga iniwan namin mga pansit kanto doon sa table na naka-prepare for our breakfast. Wala, malinis yung table. Yung sa ref, yung mga soda, ang naiwan lang is yung tubig. Yung door, disuse, di ba? Parang mga 4-5 yun. Malinis, walang signs of parang break-in. Ang nasira lang yung hook. Kasi nagkalat siya sa floor. And then yung telephone nakatabi ng door, sinira siya. So nasa baba siya, pinutol. So yun, basically ayaw nila kaming makakontakt ng kahit sino para makahingi ng tulong. Yung unit, diba, meron siyang rehas sa labas. Nakalock yung rehas. Hindi kami makalabas, hindi kami makakontakt. Ito pala, even our shoes na nandun sa may, dun sa may tabi ng door, kasi dun yung lagay ng mga sapatos, wala. So si Ed, dalawa yung shoes niya. Buti na lang, yung isa nasa maleta. Ako kasi, isa lang yung shoes ko, yung gamit ko lang papunta. And yun na yung gagamitin ko all throughout the trip dapat. So, yun, nakuha yung shoes ko. Buti na lang, meron akong chinelas. Nag-start na ako umiyak kasi yung passport talaga yung iniisip ko. Si Ed, medyo calm lang siya pero alam ko, deep inside na nag-worry na din. Isa pa sa mga parang iniisip namin that time is that since merong offer na work kay Ed abroad, syempre kailangan niya yung passport. Eh, wala na yung passport. Parang nasa isip namin na Wala na yung offer sa kanya na work. Sobrang laking sayang doon para sa amin. Basta halo-halo na yung emotion na nararamdaman that time. So, nag-try kami dun sa may balcony, hoping na may mga dadaan na tao at hingi kami ng tulong. Yung problema nga lang, wala pang gising masyado during that time. And then, after a few minutes, merong parang cleaner ata siya dun sa may parang pond dun sa harap. Sumisigaw kami, sabi namin, help. Hindi ko alam kung hindi niya kami naiintindihan o parang ini-ignore niya lang kami. Kasi tumingin siya, sabi namin, help, ganyan, nanakawan kami. Pero nakatingin lang siya, tapos parang naglilinis, ganyan. And then, yun na, tumalikod na siya. Tapos tumitingin-tingin siya, pero paalis. So basically, hindi niya kami nagtulungan. Parang naisip ni Ed na, okay, walang pag-asa. Ang ginawa niya is, inunti-unti niyang sipain yung rehas. Medyo nagkasiwang siya. So yun, tinutulungan ko na lang siyang i-sipain din yung rehas hanggang sa nagkaroon ng medyo mas malaking space para magkasya kami. So kinuha na namin yung mga gamit namin. Yun, umiyak din ako. Umiyak pa rin ako during that time. Dun sa baba, merong parang guard ata yung nandun sa baba. So kinabi namin, ayun, nanakawan kami, ganito, ganyan. And then tinawag niya yung parang bukod pa dun sa guard, parang merong pang security department. And then yun, may dumating na officer. And then, in-explain na naman namin kung ano nangyari. Ito pa yung mahirap during that time. Kasi mixed emotions ka na. Tapos kailangan mong paulit-ulit na explain kung ano nangyari. Tapos kailangan pong mag-English. And then yung English pa nila is hindi siya yung hindi nila agad-agad na gigets yung English. Marunong naman, pero hindi siya agad-agad. So kailangan mong simplihan as much as possible yung mga words mo para magets ka nila, parang ganun. So, yun, it was kind of frustrating kasi ang bagal ng pag-respond din nila sa situation. So, medyo matagal kami na parang paulit-ulit lang yung nangyayari. Tapos, alam yun, very emotional ka na
hindi ka nakaka-feel ng na gusto ka nilang tulungan ng mabilis, parang ganun. Sa amin, very big deal na kasi bawat oras na lumilipas, baka kung ano nang ginagawa ng mga magnanakaw dun sa mga gamit namin, yung phone namin, yung cards namin. So, ako, nag-decide ako na magbaka sakali dun sa isang convenience store. And nasakto, yung nagbabantay dun is babae na Indian. So yun, siya yung tumulong na tumawag yung police. And then after a few minutes, may dumating. Tapos yung mga officer dun sa hotel, parang medyo nagulat sila kasi ayaw nilang tumawag ng police eh. Fast forward, ayun, interview ulit ng police. Dumiretso kami ng police station. Hinatid nila kami ng police station. Interview kami para dun sa police report. Tapos dun sa police station, pinasa kami dun sa isang police inspector. Tapos ganun ulit. So parang paulit-ulit lang yung nangyayari. Explain, ganyan. So after that, itong si police inspector na last na nag-interview sa amin about dun sa report, hinatid niya kami dun sa embassy, Philippine Embassy. Siyempre, ganun ulit, explain ulit kung ano nangyari, and then, kailangan nila kaming issuehan ng tinatawag na travel document. Yun yung magiging pass namin pabalik ng Pilipinas. Sa tagal ng inatay namin dun sa embassy ulit, kahapon na yun, tapos kami ni Ed, parang hindi kami nakakaramdam ng gutom, ng uhaw. Basta ang gusto lang talaga namin is may tumulong sa amin para makabalik kami ng Pilipinas. So, sobrang stress talaga that day. It was a total nightmare para sa akin. Para sa amin. So, nung na-release na yung yung travel document, by the way, may mga tumulong pala sa amin doon ng mga Pinoy. Yung mga nasa labas, may mga nagbibenta. May nag-offer sa amin ng tubig. And kahit pa paano, meron naman kaming pera. So, nag-offer sila na kumain muna. Kasi hindi biro yung pinagdadaanan namin, kailangan namin kumain. Ayun, maraming salamat dun sa mga tumulong sa amin dun sa Philippine Embassy. So, nung na-release na yung travel docs namin after a few hours, hindi namin alam kung sa kami pupunta na it. Sakto meron dun parang DSW desk din. Nakiusap kami na kung pwede po matulungan kami na mahanapan kung saan pwede mag-stay kasi ayaw na namin bumalik sa hotel. Ang naging offer nila is itong taga-DSWD, meron siyang friend na meron siyang school ng caregiver. So, doon niya kami pinapunta. And itong friend niya na to, kung saan kami pinapunta, is tumutulong talaga siya dun sa mga kagaya namin, mga Pinoy na nagkakaproblema sa Malaysia. So, hinatid kami dun sa bahay ng friend niya ng taga-DSWD. Yung kumupap sa amin, si Nanay Tess. So, kung napapanood nyo man to, Nanay Tess, maraming salamat po. Maraming salamat talaga. Kasi kung wala kayo, hindi talaga namin alam kung paano namin malalampasan yung Malaysia talaga na nangyari sa amin. Dun sa bahay niya, ang daming mga Pilipino na, ayun din, may mga kanya-kanyang story, kanya-kanyang naging problema dun sa Malaysia. And hearing their stories, yung sa amin parang hindi pa siya ganun ka lala. Libre food, libre yung tirahan, as in, sobrang naging at home yung feeling namin dun kay Nanay Tess. And thankfully din talaga na dun kami talaga napunta. Yung mga tao dun, sila Nanay Tess, nung narinig nila yung story namin kung anong nangyari, sabi nila, naku, okay lang yan, mababawi nyo rin yung mga nawala sa inyo, gamit lang yan, kikitain nyo rin ulit. Ang importante, walang nangyari sa inyo. I-re-cheer nila kami na, okay lang yan, pa-shout na lang tayo bukas. Enjoy nyo yung enjoy nyo yung Malaysia, andito na rin naman kayo. Itong si Nanay Tess, meron siyang anak-anakan na police inspector na Malaysian. So, doon siya nakatira sa bahay. Ay, hindi, half-half siya. Yung mother daw niya is Filipino, pero never niyang nakilala. So, yun yung police inspector na yun, na anak-anakan ni Nanay Tess. Si Luf, siya yung naging tourist guide namin, pinasyal niya kami, tapos siya din yung tumulong sa amin dun sa mga processes na kailangan naming ayusin yung sa mga papel namin para makabalik kami ng Pilipinas. So, laking tulong talaga ni Luf, ni Nanay Tess, na ayun, mapabilis yung pagkuha namin ng mga kailangan para makabalik ng Pilipinas. And ito pa, isa pa sa tumulong sa amin, kung wala talaga siya, hindi kami makakapunta sa mga lugar kasi siya yung naging driver na amin. Sa Ate Sara, sana napapanood niyo rito. Ate Sara, thank you po sa pagde-drive, sa napakalupit niyong driving skills. Thank you rin po. Thank you sa effort niyo na mag-drive, sa pagising ng umaga,
mahatid lang kami sa mga kailangan naming puntahan para maasikaso yung mga papel namin. So ayun, fast forward, sa tulong ng mga Pilipino na nakilala namin sa Malaysia, nakabalik kami ng Pilipinas safe and sound July, I think, 6 na walang binayaran. Grabe talaga yung experience, guys. Hindi ko na-imagine na may experience ko yung ganun. Yung, alam mo yun, natulog ka lang and then kinabukasan, wala na yung mga gamit mo. Parang suspecha nila is pinatulog kami para wala kaming maramdaman, para magawa nila yung mga kailangan nilang gawin. As in, wala talaga kaming naramdaman, walang narinig or anything. Especially si Ed, ano siya eh, light sleeper, so konting, ano lang, konting galaw, nagigising siya. So very impossible talaga na walang in-spray or something sa amin na pampatulog. Kasi wala eh, wala talaga kami na ano, ramdaman during that night. Ang daming nawala sa amin, so nung pagbalik namin ng Pilipinas, inasikasa namin agad-agad. So, naging busy, kaya medyo matagal din ako nawala sa YouTube. Ang dami namin asikasa talaga. And, trinay din namin i-process ulit yung pagkuha ng passport. So, ayun. By the time that you're watching this video, okay na kami. Nakabawi na kami. Nakuha na namin yung mga kailangan namin kunin, yung mga cards, IDs, passport. May passport na rin kami. And, si Ed, natuloy na siya dun sa work niya. So, andun na siya. Nakarating na siya ng ibang bansa. Siguro yung nangyari sa amin sa Malaysia is lesson na lang din para sa amin na huwag maging masyadong kampante. Especially sa foreign na lugar kasi you'll really never know what's going to happen. Bale, charge to experience yung nangyari sa amin para the next time na magta-travel, alam na namin yung mga kailangang paghandaan, kailangang i-prepare, kailangang i-check, mga ganyan. Ngayon, medyo okay na ako kasi nung mga bago-bago nung nangyari yun, tuwing naaalala ko siya, naiiyak ako eh kasi parang sabi ko, oh my God, worst case scenario talaga is, alam yun na. Thank God, hindi naman nangyari. So, mga bagay lang yung nawala sa amin. But kahit pa paano, yung Malaysia namin is, kahit konti, na-enjoy naman namin yung Malaysia ng mga times na namasyal kami. With the help of Luf, Ate Sarah, and Nanay Tess. Okay, so yun yung ating story time for today. Medyo napahaba siya, but thank you for your time. And I hope this video serves as a lesson, not only for me, but for those na nagbabalak din na mag-travel, not just in Malaysia, sa kahit anong bansa man kayo pumunta. Be extra careful, especially mga passports nyo. Ako, ang hirap i-process. Ang hirap i-process kapag nawala yung passport nyo sa ibang bansa. Yun, anyway, thank you guys for listening and I hope to see you on my next one. Bye! In the world around me. Now I often get so tired. It's harder just to be.